Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, ang pag-uusapan natin, yung naging katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, paano daw ba makapagpalabas ng yellow balls na opaline? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isishare ko dito sa inyo ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan kung paano tayo makapagpalabas ng yellow balls na opaline, mga kaibon, sa ganitong klase na gusto nating palabasin, kinakailangan po dito ang pagpaproject, mga kaibon. Bago ko po sa inyo ibigay ang parisan na pwedeng maglabas ng yellow balls na opaline, bibigyan ko muna kayo ng konting kaalaman. Kaalaman na magagamit po ninyo hanggang kayo ay nag-aalaga ng mga ibon. Alam nyo kasi, itong mga dilaw kagaya po ng yellow balls, isama natin ang pastel, isama natin ang white balls, and then isama natin ang disino na parblue. Alam nyo mga kaibon, yung mga nabanggit kong yan, galing na po yan sa parisan na merong dugong ino. Kung mapapansin ninyo yung mga nabanggit kong yan, wala po yan dark color sa mga balahibo po nila. Ang trabaho kasi mga kaibon ng ino, pigilan po ang pagbigay ng eumelanin sa balahibo ng mga ibon. Ang eumelanin po, sila po ang nagbibigay ng dark color sa balahibo ng mga alaga nating ibon. Itong mga nabanggit kong to, halos ang meron sila sa katawan, yung ano po, sitasin. Ang sitasin kasi mga kaibon, sila po ang nagpo-produce ng kulay ng ino. Kagaya po ng dilaw, orange, and then yung puti mga kaibon. Yan po ang ibig sabihin ng sitasin mga kaibon. Nagpo-produce ng kulay na dilaw, orange, at puti. Ang ibig sabihin naman ng eumelanin mga kaibon, sila po ang nagbibigay ng kulay na dark sa mga alaga natin. Ang mga ino, sila po ang nagpapa-stop or nagpapatigil para magkaroon ng eumelanin ang isang ibon. Kaya kung mapapansin ninyo po ang mga ino, wala pong dark color sa katawan. So sana nagkaroon kayo dito ng idea. Kaya po pinaliwanag ang ganitong klase dahil sa pagpa-project po ito dito sa yellow balls opaline. Ang yellow balls opaline na pinaproject natin, alam nyo mga kaibon, itong mga yellow balls galing na po yan sa mga parisan na merong dugong ino. Kaya po ngayon, ibibigay ko sa inyo ang parisan na pwedeng maglabas ng yellow balls na opaline. At itong parisan na mga ibibigay ko, pwedeng mangyari na magkakaroon ng ID ang yellow balls mo dito ng split or possible mga kaibon, dahil po sa gagamitin nating materyales. Ngayon, para makapagpalabas tayo ng yellow balls na opaline, automatic kinakailangan natin gagamitin natin dito, dapat ang opaline lagi ay cup. Mas maganda kung ang gagamitin na natin back to back opaline. For example mga kaibon, unang parisan, pwede kayong gumamit ng Lotino Open na cup. Iparis ninyo po kahit po sa green na opaline split ino mga kaibon. Sa ganyang klase ng parisan, maghahanak po yan ng yellow balls opaline. Pero ipapaunawa ko sa inyo, ang ganito kasing klase ng yellow balls opaline, bihira kayong makakita. Dahil po ang pagpapare sa ganito or pagpapalabas sa ganito, swertihan lang po. Hindi po ito talaga masasabi mo na puro yellow balls opaline ang iaanak. Swertihan lang po ito. Unang parisan, pwedeng gumamit ng Lotino Opacup. Ipares ninyo sa green opaline split ino na hen. Ang ganyang klase ng parisan, Project Lotino Opa yan. Pero mag-aanak po yan ng non-visual. Pwede yan mag-anak ng green split ino opaline. Pwede rin po yan maglabas ng yellow balls split ino opaline mga kaibon. Pwede rin kayong gumamit ng pangalawang na parisan. Pwede kayong gumamit po ng back-to-back green opaline split ino. Project Lotino Opa rin po yan. Pero nag-aanak din po yan ng mga non-visual mga kaibon. Kaso sa ganito, post-ino lang po ang non-visual sa ganitong klase ng pagpa-project na back-to-back opaline split ino. Pwede yung mag-anak ng green
na non-visual. Ang green na anak niyan, ang magiging ID, green opaline postino. Pwede yung mag-anak ng yellow bulls, opaline postino. At pwede po yan mag-anak ng visual na Lutino Opa, mga kaibon. So yan po ang mga pwede nating gamiting parisan. Hindi na natin papadamihin pa or papahabain pa itong video. Magbibigay uli ako sa inyo ng konting idea. Sa ganito kasing pagpa-project, mga kaibon, gusto mo makapagpalabas ng yellow bulls na opaline, pwedeng-pwede ka dito gumamit ng mga materials na green series na meron pong dugo, mga kaibon na ino. Kahit post lang yan pareho, pwedeng-pwede po yan maglabas ng yellow bulls opaline. Pero yun nga na sinasabi ko sa inyo palagi na swertihan lang po ito para makapagpalabas tayo ng yellow bulls na opaline. Basta kung gusto mo mag-project nito, magpares ka palagi ng opa na meron dugong ino, mga kaibon. So doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan ninyo, mga kaibon. At bago ko tapusin yung video, nais ko lang linawin pala yung kaibon natin na nagtatanong, nag-comment doon sa naging past video natin na nagturo ako sa inyo kung paano tayo makapagpalabas ng Crimino and then Lutino. Ang comment kasi sa akin, mali daw yung binibigay ko sa inyo na impormasyon. Alam nyo, mga kaibon, bago ako bumitaw ng impormasyon sa inyo, minimake sure ko na na-experience ko yon. At minimake sure ko na yung info na ibibigay ko sa inyo ay tama, mga kaibon. Alam nyo, doon sa past video natin na sinabi ko na magbibigay ako sa inyo ng parisan na mag-aanak ng Lutino and then Crimino, ito lang po ang parisan na sinabi ko, mga kaibon. Humanap kayo ng back-to-back na pagpaparisin na Crimino, at yung back-to-back na Crimino ng yon dapat po nang galing sa green split par blue split ino na nag-anak po ng visual Crimino. At yun po na visual na yon, yun po ang kukunin ninyo para i-breed. Dapat po yung parisan ninyong Crimino pareho nang galing sa ganon na green split par blue split ino na naglabas ng visual. Sa experience ko, ginamit ko ang ganyang materialis. Ang inaanak lang talaga niyan, Crimino and then Lutino. Merong pagkakataon na naglalabas ng albino. Bakit ko ba binanggit na or sinasabi na nag-aanak ng Lutino ang Crimino? Kung naniniwala kayo or kung na-experience nyo na matagal sa larangan ng pag-iibon, kung alam nyo ang sinasabing throwback, doon pa lang malalaman na ninyo na magkakaroon nyo ng anak na Lutino. Magkakaanak po yan ng Lutino dahil po nagtutrowback po yan doon sa green series na pinagmulan ng breeder ninyo. Alam nyo, mga kaibon, sa totoo lang po, ang shinare ko dito sa inyo, lahat po yan experience ko lang, mga kaibon. Sa ganito karami lang na nanonood sa atin, hindi ko kinakailangan magsinungaling pa para maituro sa mga kaibon natin para magkaroon ng idea ng mali. Hindi po ako ganun, mga kaibon. Lahat ng tinuro ko sa inyo, experience ko lang po yan. Kaalaman ko lang po yan. Meron nga tayong kanya-kanyang experience. Meron tayong kanya-kanyang karanasan sa pag-aalaga ng ibon. Yung sa akin, yun lang din ang sinishare ko. Yung experience ninyo, hindi ko po yun alam. Mga kaibon, maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon.